Di ko alam kung saan magsisimula. Di ko alam kung ako ba ay masaya, malungkot o nagpapanggap na. Di ko alam kung ilalaban ko pa o isusuko ko na ang pagbabalanse sa lahat kong ginagawa. Di ko na alam. Mga katagang bukang bibig ng karamihan ngayong panahon ng pandemya. Pandemyang bumago sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Pero teka, magpapasukan na nga pala. Pilit kong inuunawa, isinisiksik sa aking isip at pilit kong isinasandal ang mga susunod kong mga araw sa mga salitang buhay, new normal. Buhay new normal na kailanman di ko napaghandaan, di natin napaghandaan, walang nakakaalam kung kailan ito magpapaalam, unti-unting binabawi ang buhay nating hiram. Isa sa mga kinwestiyon ay ang estado ng edukasyon. Ngunit di nyo ba alam? Kami man ay naguguluhan? Di maapuhap ang marapat na solusyon sa lahat niyong mga tanong, ngunit isa ang aking batid. Nagsisikap, nagtatalaga at gumagawa ng buong kaya amin lang maihatid. Kalidad ng edukasyon atin lang makamit. Online, modular, pakikinig sa radyo at panonood ng telebisyon. Ilan sa mga solusyon upang itaguyod ang edukasyon, pero bakit ganun? Bakit ganun? Kahit anong aming gawin, mayroon pa rin nakikitang mali sa amin. Dapat ba kaming sisihin sa pandemyang dumating? Sigaw ng ilang magulang, sahod ng guro'y dapat paghatian, sapagkat pagtuturo'y kanila na may gagampanan. Oo, lahat tayo'y pagod. Lahat tayo'y pagod sa pag-iisip para sa kinabukasan, tulad na walang humpay na pagtakbo sa gitna ng disyerto, tila walang hanggan. Tuyot na ang labit, kumakalampa ang tiyan, ngunit nakakatampo lang. Nakakatampo lang na kami ay minsang pangalan ng teacher ka lang. Mga salitang tagos sa buto, nakakalungkot at nakakapanlumo, tila ang daling sabihin para sa inyo kasi wala kayo sa mga sapatos ko. Di kami robot na magiging perpekto kahit pabuhusan nyo ng gasolina ng 1 litro, pero ito lang ang mga sasabi ko. Di kami susuko, itataas ang aming duo para sa kabataang Pilipino. Hindi ito oras ng panulumbad, paninisit bangayan, panalangin, pag-unawa at pagkakaisa ang tunay na daan. Daan sa tagumpay ng edukasyong ating laan para sa susunod na henerasyon nitong ating bayan. At uulitin ko, hindi ako isang teacher lang. Teacher.